Hello mga guys, nandito tayo ngayon sa paradaan ng tricycle sa Tansa Cavite, dito sa may Pure Gold. Nandito yung isa sa mga kaibigan natin, si Jamal. Tanungin natin, may kaugnay sa pagtaas ng pagbaba ng mga pamasahe ngayon kung siya ba hindi apektado. Tatanungin natin, Mr. Jamal, kamusta naman yung pagbaba ng pamasahe? May naramdaman ka ba na hirap o wala? Sa akin, matindi ang paghihirap, lalong matindi ang paghihirap natin kasi habang tumatagal, tumataas ang gasolina. Oo nga, yan ang narinig namin. Hindi na nga wala nang tigil ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito naman, bumaba ang pamasahe ng mga pasahero. Okay lang sana, ang sabi ng karamihan, okay lang daw kung ang sa estudyante. Pero yung mga katulad ng mga manggagawa, may mga trabaho na, dapat regular fare pa rin. Sa dating 20 pesos, yun ang sabi ng iba. Ay paano naman daw pamilya nila? May mga, din sila, may mga nangangailangan din na kanilang mga tulong. Ay paano naman? Hanggang sa ngayon, magtigil ang pagtaas ng gasolina. So, anong masasabi mo? Sa akin lang, sana hanggang dyan na lang sa 67 na yan. Baka tumaas na naman yan sa susunod na linggo. Ang pamasahe naman, di pa naman na-aproban yun. Yung 12. Pero maraming At saka yung sinasabi ng iba nga, ang ayuda, naibigay na bang mga ayuda ninyo, mga tricycle drivers? Yun nga ang hinihintay ko, yung ayuda nila hindi, walang nakakarating Walang nakakarating? Sana naman, dumating na yung ayuda na sinasabi nila para sa mga driver na yun naman kasi ang hinihintay nila. Kaya nga, so ang dami daw naghirap ngayon sa paghanap buhay bilang mga tricycle drivers. So kaya ano ang panawagan ninyo sa mga sa LTFRB, kasi ang LTFRB, yan ang pangako ng LTFRB na maibigay talaga sa mga tricycle drivers ang mga kanilang mga ayuda, hindi lang sa mga chauffeur ng mga bus, maging sa mga chauffeur ng mga tricycle, tama? Tama yun, sana naman pakinggan nyo yung mga panawagan ng mga tricycle driver kasi tumataas na ang gasolina, tapos ang pamasahe, bumababa. Ano kikitain mo? Kahit sa pamilya. Paano mga pamilya natin? Magugutom sila. So, anong naisipan mo ngayon? Manatili ka pa rin bilang isang tricycle driver o babalik ka sa Mindanao? Sa akin, babalik na lang ako sa Mindanao. Anong? Magtatanim na lang ako doon ng palay, pati mais. Yun bang trabaho mo doon? Oo. Hindi ka ba nagbubuhat yung yung mga Troso? Hindi ka ba nakapag-isip na sasali sa mga turista? Ganun ba? Ito ba mga kasama ng ni Mr. Jamal dito. Ayan, mga kaibigan. Hindi lang yan, sa sunod na mga araw mga kaibigan na susuyorin natin ang mga tudal ng tricycle dito sa Tansa, Cavite, para malaman naman natin kung ano ang bugso ng kanilang mga damdamin dahil sa nangyayari ngayon sa pagbaba ng pamasahe. Hindi angkot sa kung okay lang sana kung mababa yung gasolina, okay lang yung 15 pesos. Pero ang taas ng gasolina at mga tiyata ng 5 piso, no? Oo, tumaas na naman ang 5 piso, Kaya hindi makabuhay ng pamilya, 15 pesos, 12. Paano na lang kung wala ng pagbaba ng presyo ng gasolina, ano nang mayari? Ano masabi mo, kaibigan? Wala. Hanggang ka mo kay BBM. Oo. Anong gusto nyo? Mangulong BBM. Huwag muna ituloy ang pagbaba ng pamasahe. Huwag muna ituloy. Ikaw ba may anak? Ha? Ilan ang anak mo? Dalawa. May asawa? Ilan? May asawa. Ilan? Isa lang. Oo. Ito. Malupit to. Balikan natin si Mr. Jamal. Mr. Jamal, ilan ang asawa mo? Dalawa.
Dalawa asawa ko. Talaga? Oo. Yeah, bro. Ikaw, ito, may asawa to. May asawa ka rin. Ilan? Isa lang po. Isa lang? Okay. So, anong panawagan? Okay. Ito na, sasabi po. Ito na, babaka mo yung gasolina. Baba ang gasolina? Oo. Hindi kasi dapat magiging seryoso lahat ng mga driver. Driver, no, na para, magkaisa tayo. Magkaisa? Na babaan ka mo ni Pangulong Marcos yung gasolina. Oo, kasi... Mm. Kasi wala tayong kikitain eh. Kikitain? Mahirap, no? So, yan mga kababayan. Kadaling ko, tumataas ang gasolina. Oo. Ngayon, umabot naman, malapit naman sa iba. 70 plus na naman. Mm. Ngayon yung pinakababa dati. 67 ang pinakamababa. 67 ngayon. Oo. So, yan mga kaibigan, isa sa mga nakausap natin dito at ilan sila dito, no? Sa paradahan dito sa may Tansa. So, panawagan nila na sana daw bababa lang mga presyo ng gasolina. Walang problema kahit bababa ng bababa yung pamasahe, basta yung pasahir, yung ano, yung gasolina, baba naman. So yan ang mga kaibigan, kaya nandito na padala lamang si Kaagapay upang interviewin itong ilan sa mga kababayan natin, ang mga tricycle drivers. Kasi hindi natin alam, tahimik lang mga ito, pero hindi natin alam kung ang kanilang mandaramdaman, no? Ayan. Ayan, so yun. Ayan, si Kaagapay natin. Si Kaagapay, nandito ngayon. Patuloy na nagmamasid sa kailaliman ng gabi. Maraming salamat. Maraming salamat mga kaibigan.